So yun po no, mga ka-travelers, si John Polito from Road Crew Travels. And so recently nga po mga ka-travelers, I've been working on my file para tapusin yung mga ibang vlog ko. And then suddenly napansin ko nga mga ka-travelers na hindi na ako makapag-save ng mga malalaking files or even documents mga ka-travelers. So ibig sabihin, puno na nga kasi yung aking C drive. So I've decided na bumili ng... Ito mga ka-travelers. Okay, so yun po ng mga ka-travelers. So nagbabalik na tayo sa ating channel. And today nga pala mga ka-travelers, of course, kanina pinakita ko na sa inyo yung sneak preview ng item na to. So ito magagamit natin mga ka-travelers. Halimbawa, nagkaroon na ng error ang ating computer at hindi na tayo makapag-save ng mga files dahil nga kagaya ng sinabi ko kanina, puno ng ating C drive. Ano po? Kung wala namang partition ang inyong computer at hindi na nga kayo makapag-save internally sa inyong laptop or sa desktop, pwede naman kayo bumili ng external drive. At ito nga yung item na nabili ko ngayon. But itong item na nabili ko, hindi lang to basta ordinaryong external drive mga ka-travelers. So mamaya mga ka-travelers na magkakaroon tayo ng comparison kasi napakaganda na itong item na nabili ko. Secured ang mga files niyo dito as compared dun sa isang external drive na nabili ko. Pero wag na tayong magpatumpik-tumpik, so buksan na natin to. So tara, let's! Okay, so yun po mga ka-travelers, ito na ang ating item. So shoutout nga pala sa Octagon, sa mga empleyado and staff na nag-assist sa amin sa pagpili ng item na to. So Octagon, baka naman! Seriously? Okay, so buksan na natin siya. So, tingnan natin yung mga laman niya. Uy! Napakaganda mga ka-travelers. So, as you can see, meron siyang pouch bag. So, ito yung pinakalalagyanan ng ating external drive. And of course, ito na yung pinaka-box ng ating external drive. So, ito yung ating Western Digital or WD. Okay? So, ito yung kanilang My Passport. Gusto ko ma-experience na rin yung pag-unbox gaya ng pag-unbox ko mga ka-travelers. Salohin mo yan! Okay, so medyo mahirap buksan ano po. So, kumuha na ako ng gunting. Ayan. Alright. So, yun po siya mga ka-travelers. Okay. Alright. Okay, so napakaganda, no? Pinili ko talaga mga ka-travelers ang kulay pula para hindi naman lahat ng item natin dark colors. Lagyan naman natin ng konting kulay. Ano po? Medyo flashy. Ito. Okay, so let's see. So ito po yung ating pinaka-main unit mga ka-travelers, ang ating My Passport by WD or Western Digital. Okay, and then meron naman dito mga ka-travelers yung kanyang manual. So it's important din na basahin din natin ang manual para at least magkaroon tayo ng idea kung paano natin i-set up itong device na to. And just a heads up pala mga ka-travelers, itong ating unit na to, it works with Windows computer and also with Mac. Pero meron lang discrepancy mga ka-travelers. Sa Windows, meron siyang tatlong capabilities. As you can see, meron siyang backup, meron siyang security, and meron din siyang drive utilities. So dito naman sa Mac, wala siyang backup. Ibig sabihin nito, pag sinisave mo ang inyong file, nakasave lang siya sa pinaka-unit. Hindi siya nagkakaroon ng backup kung sakaling mawala yung ating mga files, hindi na natin mariretrieve mga ka-travelers. So, pero on the other hand, secured naman siya kasi pwede naman tayo mag-create ng password dito sa ating unit na to para hindi basta-basta ma-access lahat ng mga files natin na nandito sa device na to. Okay? So yun lang po ang advantage ng Windows when it comes to using this device. Nice! And then, lastly, meron din siyang cable. Siyempre, kukonek mo tong cable na to. Una dito sa pinaka-unit natin. Yan. And then, yung pinaka-dulo nito, yung type A, ito yung papunta sa desktop nyo or sa laptop.
Okay, so mga ka-travelers, ito ang gagamitin natin ngayon na laptop. This is Windows 10 operating system by Lenovo. Okay, so dito natin install yung software na gagamitin natin para sa ating external drive. Okay, so mga ka-travelers, once na na-plug na natin ang ating external hard drive, so punta na tayo dito, this PC. Okay, so madidetect na ng ating computer ang in-install nating unit. So punta tayo dito sa My Passport. Okay, yan. So mapapansin natin dito mga ka-travelers, merong dalawang installer. So meron siya for Mac and then meron siya for Windows. Okay, ito siya. So since ang ating computer is Windows 10, so of course ito yung gagamitin natin sa pag-install. Now, mga ka-travelers, itong application na to is na-install ko na earlier before ako mag-vlog. So, papakita ko na lang sa inyo yung parang pinaka-basic process. Of course, once na na-click na natin to, magkakaroon na siya ng message to install. So, hayaan na lang natin siyang mag-install automatically. And then, once the application has been installed, makikita na natin tong WD Discovery icon dito sa ating desktop. So, open na natin yan. Okay, so ang makikita natin dito is storage and then application. Okay, so dako muna tayo dito mga ka-travelers sa apps. So mapapansin natin, kagaya nga nung sinabi ko kanina, merong tatlong capabilities ang application na to when it comes sa Windows 10 computer. So meron siyang security. Ito yung kung saan pwede tayong mag-create ng password para maprotektahan ang ating mga files para hindi siya ma-access ng ganong kadali ng kung sino-sino. At least meron siyang protection, di ba? Na ikaw lang mismo nakakaalam ng password. And then, meron siyang drive utilities. Actually, itong mga drive utilities na to, ito yung mga, kung halimbawa medyo may problema sa mga software natin. So, mag-run lang tayo ng diagnostics and that's it. So, ito mga ka-travelers, ito namang pangatlong application natin, which is the backup application. Ang trabaho naman nito is by the word itself, magkaroon ng backup yung mga files natin na nilalagay natin dito sa ating external drive. So just in case na aksidente nating mawala, meron pa tayong mga files na mariretrieve. Now, just sa heads up mga ka-travelers, napansin ko lang yung backup application na to, hindi siya mag-install dito sa ating device. And then na-research ko nga sa internet at ito ang napansin ko. Okay, so pumunta ako mismo sa website ni WD at ang sabi niya dito, yung pinaka-backup application nila dun sa mismong unit is hindi na supported. So sinasuggest ni WD na mag-download na ako ng panibagong backup application para sa kanilang device. And then, kinlik ko na lang yung download. And then, once na na-download na, so pumunta na ako dito. And then, ito na yung pinaka-installer niya mga ka-travelers. So, i-click lang natin yan and then automatically mag-install na yan sa ating computer. So, basically, meron ng alternative backup application si WD. So, ito na siya. So, na-install na sa aking computer, WD Backup. Okay? So, open natin yan. So, ito po yung interface ng ating backup application. So, click lang natin to. I have read and agree. And then, next. Okay, yan. Installing WD Backup. Okay. So, nagkakaroon na siya ng, kumbaga, kopya ng mga files na nandun sa aking external drive. So, may dalawang process to. Meron siyang backup files and then restore files. So, yung backup files, ito yung pag nag-setup ka for the first time, which is ginawa na natin kanina. And then, yung pangalawang process naman nila is to restore files. Ito namang restore files na to, obviously, by the word itself, ito naman yung nagre-restore ng mga dating files or yung original files mo na nawala. If just in case nga na na-delete natin accidentally, at least kapag na-backup na natin yung files natin, pwede na natin siyang ma-restore. And then, after that, so dako naman tayo dito sa storage. So dito naman sa part na to mga ka-travelers, so dito natin makikita ngayon yung status ng ating external device. So in this case, nakapag-transfer na ako ng mga files ko from my computer papunta dito sa external drive. So meron siyang 54% available. Okay. And then meron din siyang cloud
My Cloud Home. So kung gusto niyo mag-create ng account sa cloud ni Western Digital, so mag-sign in lang kayo dyan. And then that's it. So kung halimbawa gusto niyo naman mag-import ng mga data from cloud storage or sa mga social media account, you can also do that. Okay? Okay. And then meron din siyang notification. So as of the moment, since bago ko pa lang itong ginagamit, wala pang notification. Pero kung halimbawa may mga announcement si Western Digital about their software, so makikita nyo dito yung notification na yan. And then of course, merong settings. Ayan. So kung gusto nyo ipakita yung operating system notification, pwede nyo enable yan. And of course, kung gusto nyo i-start yung system na to, pagbukas pala ng PC, pwede rin. Or pwede rin yung i-disable. Now, ang gagawin naman natin mga ka-travelers, ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung paano gumagana yung password application niya. Okay? So, ang gagawin muna natin is tatanggalin muna natin tong pinaka-external drive natin. So, tinanggal ko na yung aking external device. So, ipa-plug ko na uli. Okay? So once na na-plug na yung external device sa ating computer, so mapapansin natin dito meron siyang notification. So WD Unlocker. So ito na nga yung security application na sinasabi ko kanina. So hindi basta-basta ma-access ng kung sino man ang inyong mga files. So magkakaroon muna siya ng message na mag-enter ka ng password. So punta na tayo dito. Yan, click natin yan. So i-enter ko na yung password na ginawa ko. And then, unlock drive. Okay, so, yung drive is na-unlock na. Okay, so makikita na natin dito yung My Passport. So, pwede na tayo makapasok uli sa ating mga files. Like so. There you go. Good job! At yun po ang MySync presentation na naihatid ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayong bago mga ka-travelers. So kung balak nyong bumili ng ganitong device to save your files from your PC para hindi naman maging loaded ang inyong computer, so I highly suggest na bumili kayo ng ganitong external drive. Ito ay galing from Western Digital, My Passport. Okay? Napakaganda niya at secured pa ang inyong mga files and application kapag dito nyo siya in-store. Okay? Kasi dito may password ka na, hindi basta-basta ma-access to ng sino-sino. Diba? As compared dun sa dati kong nabili na external drive, which is ito, nag-i-store lang siya ng application and mga files. Hindi siya secured, so anytime na pwede mo itong i-plug in sa computer, ma-access na nga kung sino-sino. As compared dito, talagang safe na safe ang inyong mga files. At yun po mga ka-travelers, I hope may natutunan po kayong bago. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So hanggang dito na lang muna mga ka-travelers, so abang-abang na lang kayo sa mga susunod naming mga videos. So till next time, maraming salamat at God bless.